Welcome to ICTS Classroom. This is session one. We are launching this so that we can help those teachers na mag-appear sa mga applications, features, and other na mga ginagamit no ng mga tools para sa teachers and students. Sa may si Jaime, IT Officer of Deep Ed Caraga. So, I would just like sa mga teachers, students, no? Kung what do you most struggle with when you make PowerPoint presentations? Unsa magid atong struggle kung maghimo ta og mga PowerPoint presentations? Okay? Sige. You may use the chat box. Naada sa to ang Teams na ay chat din ha. If you are new to the Teams, na chat, you can use it para mas paspas ang ato ang response. Sige, unsa magid atong mga struggle sa school kung maka-chat ba mo o dili? Open ba inyong chat? Hindi, sir. Walay chat box. Walay chat. Ah, okay. Walay chat. Dili ka type. Dili ka type. So wait lang. Naamo, sir. Naamo ang. Naa ang uban. Ah, okay. Enabled man siya. Inanigid ni siya, manggod, basta dili siya pareha og tenant. Kay ang ato ang gigamit karon ay naamoy kaning si tawag ini naay taga Deep Ed, ang gamit nila is at caraga.deeped.gov.ph, samantalang akong gigamit is at deeped.gov.ph. Napoy nagamit karon og at gmail.com, no? So dili pare-parehas ang ato ang mga accounts, no? Mo nang sa akong gingon kay ganina kaning naay mga features nga mawala gid sa ato ang kaning Teams, no? Sige, but anyway, sige, I would like to hear from you kung unsa yung mga struggle. Sige, mag-select na lang ta. Right. Si hindi, kinsa may nag-raise og hand? Si Ma'am Mederose. Ma'am Mederose, unsa man gid atong struggle when it comes to creating our PowerPoint presentations? Teacher ba si Ma'am Mary Mederose Latigo? Ah, wala po siguro ni Mike. Si Soren Dominguez. Hello sir, good morning. Yes po. Sige sir. Sige, may struggle na to sir when it comes to creating our PowerPoint slides. One sir, for me, as the teacher po sir, no, usually mamugamong ginabuhat nga presentation using PowerPoint para mas madali og catch up sa mga bata. Pero during sa pag-create og kanang kwan sir presentation, ang ako ang kalibugan kung pila ba gyud ka kwan, pila ba gyud ka slides dapat lang ang isa ka presentation, or pila pud ka buok text dapat ang isa ka slide. Okay. Sige na. So you're struggling with the slide. So sometimes mangod kay pag natay idea sa isa ka slide, atong isuksok ang mga ideas nato sa slide, di ba? So, yes sir. Gusto nato nga para wa tay makalimtan sa slide, atong isuksok ang atong mga gusto nato i-explain sa text sa ato ang slide, di ba? Usually, ang hitabuan na sa bullet ninyo, daghan na kayo siya og mga text ninyo, and then overcrowded na imong text, tama ba sir? Yes sir, yes sir. Oo, so, sige, ato nang discussion later na, sige. Napabay, gusto mo share sa ilahang struggle when it comes to creation of PowerPoint slides? Di ba nagahimo tag PowerPoint? Di ba frustrating nga nagahimo tag PowerPoint, and then kaning sa mga animations nato, how about the animations? Sir, gusto nako palihukon ang ako ang mga kuan kining PowerPoint presentation. Gusto ko sir nga nay maglihok-lihok. Nagastruggle ba mo ana? Yes sir. Sige. Nag-download mi ana sir, nag-copy lang
insert lang tamang nag-download insert para, sir. Yes sir. Okay sige, download daw og insert nga ni ma'am. Sige, so basically daghan kayo mga PowerPoint presentations ang ginahimo every day no sa tibuok kalibutan kay mamagid ang ato ang one of the means para ma present nato ato ang mga gusto nato nga i-convey nga ideas no, especially sa classroom. Okay, so out of the millions nga ginahimo every day, there are few millions pod nga mga PowerPoint slides nga dili nato masabtan, we cannot understand and we cannot read because ang paghimo nila sa PowerPoint slides is ang ilang idea isuksok nila tanan dito ilahang presentation no. But there are really important easy to implement tips that can really make a difference in your slide design no. So it's a matter of creating your slides no. So here I want to share with you mga tips that help me more make more effective tawag ini presentations no. So if you need to present, I hope that these tips can help you, and these are the tips that I personally use to improve my presentations no. Number one is simplicity is not the enemy of details. So what does it mean when we say simplicity is not the enemy of detail? So ingon pa si Da Vinci nga simplicity is the ultimate sophistications. Okay, so if you are making a PowerPoint presentation, the slides are there to help you deliver the message. Okay, ang kanang slide nga imong gihimo dili na para sa imo, para na sa imong audience, para sa imong viewers, para sa imong students, sa learners no. So always remember that. Okay, usually the big problem when creating a slides is that sometimes we are kanabitong ginahimo nato is we make our presentations nga gina bullet points lang nato ato ang presentation, and then sa bullet points nato we started to add one bullet point after another because gusto nato nga dili nato makalimtan ang ato ang gusto i-present no. So tanang ideas nga mosulod sa ato ang kuan kanang mind is gusto nato ibutang na nato sa kaning PowerPoint slide para basahon na lang nato. But the question now is dili ba kaha laayon ang imuhang mga participants kung imuhang ibutang tanan ang imong slides. Okay, so kinsa may naga himo ani kanang ibutang ninyo ang inyong presentation, tibuok presentation or tibuok ninyong istorya sa inyong slides? Nabay guilty ani your honor dere. Ako guilty po. Kayo ko. Guilty kay ko ana. Ha, ma'am. Guilty kay ko ana, ibutang tanan ang kanang mga word niyo, basahon na lang. Oo. Maski ako ma'am, guilty man po ko ani because mao lagi gusto mo na to nga dili na to makalimtan dito ang ato ang message. Okay? So, kung himuon na to ni siya, ang ato ang magong slide will end up crowded na kay siya ato ang slide, no? Intimidating kayo tong slide, no? Intimidating nga kinsa may ganahan mo basa sa ato ang slide. Or kinsa may mo maminaw sa tuwa at the same time nga magbasa na lang ko, masabtan pa na ko, di ba? Na naman ang punto kung natay mga presentation na ginabutang tanan ang text sa imong slide, no? So sometimes ang imong mga participants magliraw-liraw na lang, no? Kana bitang tawag ini they will do something sa ilahang seats. Okay, so kana mo dili na to gustong mahitabo, no? So ako, when I usually kanang present, pag nami sa presentation sa mga reports, usually tulo na kabuok akong ginahimo nga preparation. Doon ako'y cue cards, naapog ko'y slides, at saka naapog ko'y handouts. Okay. So,
I have my cue cards so that I can remember my points. Meaning to say, diba, when we were, I can still remember sa college ko, when I was in college, nag-intern ko, because I am a teacher too. We were taught on, kanang itong isulat sa, what do you call that? Kanang ganing gamay nga murag. Index cards, sir. Index cards, cards, yeah. Index cards. Sa index cards na mo, ginasulat na mo din ha ang amuang mga key points, no? Para makalimot ni, amo lang tanawin dito sa index cards na mo para ma-remember na mo kung asa na mi, no? Para dili mi mawala. So that's how we kanang, wala pa man nag-i-tipon kayo sa una, kanang sa technology, no? So wala mo ginagamit. Bitimax pa man to ang mga sa ito. No? So I have also my slides. Ang kaning slides na ko is for my audience, no? So that they can remember the most important points that I am going to present, no? Kay para easier sa ilahang ma-remember or mutatak sa ilahang panumtuman nga amo dito ang gusto ni sir nga ipaabot, no? Through sa presentation sa iyaha slide. So yun, ana. And then I also have handouts. Kaning handouts na to, pwede na to gamiton or ihatag ang handouts na to kana bitaw mahuman ka o present. Or kung gusto nila makayuon ang detail sa imuhang presentation, you can give the kaning handout sa ilaha para mas easier nila masabtan ang imuhang presentation. No? Nagahimo ba mo ani? Yes, sir. Wala, sir. Nagahimo ba mo ani or ginabutang lang ninyo sa isa ka slides inyuhang presentation? No? So, may bala na to kung kana daw, ito, kana, kung ato ba dong slides are simple enough or not, then you can test, no? Ato ang PowerPoint presentation. All you need to do is to give your presentation sa imuhang kauban, sa imuhang co-workers, co-teacher, and then let them go through your presentation. No? Ipakita nyo ang presentation sa ilaha. And then, i-ask lang ko sila nga, i-browse lang, sir or ma'am, then next, until the end of the slide. No? So, pagkahuman, i-ask them, nga, mga ma'am o sir, do you understand the presentation? Pag mutubag ganit na sila nga, ayaw kayo mong presentation, sabtan gid na ko. So, what do you think? Simple ba imong presentation? Sorry ha, sige kong tanong sa ubos, kaya akong screen man good na sa ubos, akong secondary screen. Sige. So, if ingon ana, nga, masabtan na nila, no? So, do you think ang inyuhang presentation is simple? Maybe. Ha? Sige, di lagi kayo mo manubag. Ayaw magkaulaw og tubag, wag ito naulaw gani. Dili ko picture. Sige. Simple ba kaha kung kaming pagpabasa na ako sa inyo sa presentation, maingon mga sir, sayon rin mga kato yung presentation, nasabta na ako, sir. Oh. Do you think your presentation is simple? Simple, sir. Simple. Okay. Simple. Simple. Sa may simple, just, be, tanawin daw na to, be, you raise your hand kung kisa itong nag-ingon nga, simple. Tanawin ako ang chat. Kung kisa yung nag-raise og hand, o, oh. Oh, daghan ang nag-raise og hand. Ag may ready ay. Oh, si Sir, si Ma'am Medero, si Juderick, si Feliciano, daghan. Daghan na di ay ning simple. Sige. Ningon sila pag ingon ana gani mahitabo sa imong slides nga masabta na gani sa imong kauban nga teacher ang imong presentation. Ang imong PowerPoint daw dili daw na siya PowerPoint presentation. Kundili handouts daw na. Yun naman,
ang PowerPoint presentation dapat dili gid na masabtan. Nakuha ninyo? Dili na siya dapat masabtan kung wala ka nga mag-explain ana nga slide. Gets? For example, kaning slide na to karon, the neighbor's test. Masabtan ninyo kung kana lang siya nga present, kana lang siya nga slide akong ihatag sa inyo. Dili, sir. Dili o ingon ana na dapat ang atong slides nga dili na dapat masabtan kung wala ka. That's your the most effective presentation because ang imong mga audience, ikaw man ang mag-guide sa mga mata sa imong audience kung unsa dapat nimo nga ihatag nga mensahe through your presentation. Okay? So daghan po tag culprit aning kaning maghimo og slide no nga like kana laging tanan ato ibutang para masabtan ra kinahanglan atong presentation. Okay? So ang ingon aning nga presentation, ang master ani no sa una kung ginasunod-sunod ani is si Steve Jobs kan sa Apple, no? So maayo kay siya aning inani nga presentation. Ingon siya, pag mag-present daw ka, kinahanglan gyud daw ka nga mag-practice, practice, practice, practice and make your slide as simple as possible, no? Ingon to si Juan, make your Juan daw simple, not simpler. Simple lang daw to ang imong sa atong mga slides. Alright. So, number two, you visualize your data. So, usahay, when presenting details, when presenting numbers in details, it's a quite bit kanang challenging kaayo kung mag-present na ta og numbers, no? Second, kung magbutang ka og mga information diha sa imong slides, malumos po ang imong slides, no? Ang audience nimo dili na maminaw sa imuha, mabisi na sigig basa sa imuhang slides, okay? So for example, kini. So kini example, a slide like this encourages the audience to read and try to make sense of the data, di ba? Your attention now is on the slide. Okay? Not on what I am saying. Because you're trying to kanabang understand kung unsa ang naa sa ako ang slide. Okay? But instead, pwede nimo siya i-present this way. Okay? So, you could present it like this, already from the title itself, the slide, the audience can get a critical information, no? And then, kani ato ang chart, kaning supporting chart na to, makes it easier to interpret this slide. Okay? So, as I've said, the most important thing here is that you guide the eyes to the most important topics and avoid distractions in the slide. Okay? So, nagahimo ba mo ani nga inani inyo hang pag-present or inyong ginahimo is yun ani lang, inyong presentation. Okay. Sometimes no, kay maglisod ta o graph mo nang mustik na lang tayo inani. But this one is easier to read than the other one. Okay? Sige. Number three, use white space and don't clutter. So what does it mean? So white space or negative space refers to kanang empty spaces bitaw in between sa imuhang content of the slide. Okay? O sa ayon mong God, sometimes we feel the urge nga ato gid lagi siyang punon ang ato ang slide. Ato asiyang butangan og mga text in every space available sa ato ang slide. So ang mahitabo sa imuhang kuan slide is ingon ani, no? So kung inani gani mong slide, if you plaster it with information and visual elements, ang mata sa imuhang mga audience, maski asa na lang, no? Kay gusto man niya basahon tanan ang information nga naa sa imong slide, no? But more isn't necessarily always better. So if you throw too much under the screen, mani imong makabot, you will get a cluttered page, no? So very unattractive, difficult to read, no? So you might get frustrated, no? Kay gibombard mo og mga information nga daghan kaayo, okay? So probably your attention mawala ang inyong attention on the kaning ato ang presentation because there are too much user nasa slide. Excuse me, yes sir. Dili magi klaro imong slide, sir.
Walay na yung slides. Ay, walay slides? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. Sige, pagsaba mo ha kung walay slides. So, for example, yung ano nga, sir? Oo. So, for example, yung ano nga page inyong makitaan. Yes, sir. So, medyo lisod kayo siya basahon, no? May daghan kayo information, no? So, cluttered guys siya. Difficult to read, no? So, inanaan ito ang slides. Kung makita ninyo si Google, di ba si Google, simple na kayo pag type ninyo google.com, makita ninyo sa iyahang page, kanang iyahang welcome page is, yun na nila. Di ba? Simple. Okay, because white space is also important because it creates a separation between the objects in your slide and it focuses the eyes and message you want to get across. So for example, kaya si Google, oh, dili kayo daghan og iyahang information nga di. Buta. It also makes the text easier to read, no? Tanawa ang spacing sa imo sa iyahang text. Mas simple lang pud siya. Naay ability to brief ang imuhang slides kung yanana nimo pagka-present. Kaysa katong imo siyang i-cluttered kayo na katong huot kayo imuhang page. Okay. So please don't get me wrong, kung mayon kong white space, ang white space na to, nag-refer na siya, kanang mga spaces nga walay text, no? So, pwede na siya nga solid nga color or even blurred background. Basta it just means nga there are no content or design element ana. So, walay mga text or walay mga elements or mga pictures nga naa din ha. Muna to ang ipasabot sa white space. Kaya kung ingon kay ganina, si Apple, Apple, master kayo ni si Apple, kanang tanawin mo ang webpage ni Apple or iyahang presentation sa Apple, simple lang gid kayo. Ingon ani, for example, yun ani. So they are master in applying this concept. Tanawin mo ang presentation ni Apple, it creates a feeling of luxury. No? So, ang iyang gihin mo, it puts the product in focus. Dili kayo siya daghang text, tanawa yung text, gamay lang iyang text. Naay dagko, naay tama ra, naay lahi pod og color. So, tingnan ana mag-present si Apple. As I mentioned earlier, si Steve Jobs, master ani si Steve Jobs. Mao ni si Steve Jobs, okay? I let you let us view first the presentation of Steve Jobs kung unsa ang iyang mga presentation, okay? Sige. Igna ko ha kung dili madungog ninyo ang audio so that I can adjust sa iyahang audio settings. Well, today we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Tawag niyo ang kana siya, nana siya dito. Okay. All right. So, unsa inyo ang comment sa presentation ni Steve Jobs?
Very simple, sir. Simple, yeah, very simple. Oh, simple eh, kaya ng presentation ni Steve Jobs. Simple, yet informative, sir. Oh, informative. So, inana, no? Kung mapansin po din yung ang kanang mga CEO, no? Like si Mark Zuckerberg, si Steve Jobs, and other ng mga kuan, simple na po na sila manamit, no? Kung tanawin ni Mugay na si kuan, Steve Jobs, magpareparehan na yung suot. Yung Mark Zuckerberg po, murag adlaw, preparehan na yung suot ng t-shirt. So, no? Mga individual ba nga kuan, mga simple. So, inana, sige. Sa akong ganyan sa inyo ha, when designing PowerPoint slides, don't create slides like this, no? So, ang slide mangod ngayon ani, maka ano siya ba, visual overload, no? So, overloaded kaayo ang imuhang presentation. So, Proudy. Kung mahimo, use ka ng mga simple langgod na kuan para hala, nawala, nagkag ko. Hello? Araman, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Para, sir. Okay. Oh, sige. So, mga simple lang nga presentation so that kana pong dali lang pod masabtan, no? Okay, nana. Sige. Number, ang pumunta nga number? Number 3 na ta? Number 4? Number 4? Ay, number 3 pa ba? Sige. Another tip is apply instant design ideas. Okay. Sa Microsoft Office 365, ang ato ang design ideas is a feature nga naa sa Office 365. Sa mga Office nga kato pang previous versions, wala ni siya nga feature. Because this is a feature of Microsoft nga powered by the Microsoft AI or Intelligent Services, no? So, inyong makita ni siya dito sa inyong home tab. And then, ato mo dito sa kilid niya sa right side na ay design ideas. Okay? So, you can find it sa home tab. And then, ato ka sa pinaka-right side sa imuhang ribbon na dito ang imuhang kaning design ideas. So, unsa may mahimo aning design ideas. Okay. For example, natay timeline ngayon ani. So, ang atong himoon, kung natay timeline, natay 2001, 2005, 2009, 2015, 2021. So, para dili na ka magsigig design sa imuhang slide, i-click lang nimo ang design ideas nga na-address sa kilid. So, once you click that one, pagka-click nimo, naday mo appear diri sa imuhang right pane nga mga ideas, no? Kung siya na ang maghimo sa imuha o mga ideas sa imuhang gihimo nga text, no? So, for example, if I'll choose this one, kaning first, akong i-choose, ang iyahang slide will be this one. So, siya na ang magbutang dayon og mga visual elements, no? So, yung naana kadali sa ato ang Office 365, no? That's why we are encouraging you nga kung mahimo, gamito na to ang Office 365 and then pag-login na to sa atong account, you can install it sa inyong mga devices, no? Up to 5 devices per account sa ato ang desktop or laptop, 5 devices sa ato ang tablet PC at saka sa ato ang mobile phones. Okay? So, yun na itong mga lisensya nga ginapanghatag sa Department of Education. Okay. So, for example, yun na visualize your data, use white space, and then clutter, apply instant ideas, then apply the rule of thirds. Kung imo siyang i-click ang design ideas, maghatag na siya suggestions dili sa kilid. So, sayang suggestions, nga, maragdili kayo siya ganahan o ginani nga mga bullet ko, ano? So, nag-suggest ang AI ngayon ani nga mga ideas. So, you can click, pwede naman siya i-customize, pwede naman siya ilisan ang color ani nga box, no? So, ikaw na magpunto dayon kung unsa ani mo pag-present imuhang slide, no? Of course, kung naay nakasaguli na sa background nga naay color, like for example, kaning blue nga sa ibabaw, kay part man siya sa background, dili na ninyo siya ma-edit. So, ang ma-edit lang ninyo is kanilang mga boxes nga imuhang iyahang gi-suggest for your slides. Okay? So, simple. So, kung nagdalik ka, yun na ninyo himoon, butang nyo sa slide inyong kuan, kanang keyword,
And then, click din yung design ideas. Nada yung pop up din yung mga designs. Okay? And then, we also have apply the rule of thirds. So, in photography and cinematography, ang kaning rule of thirds is a basic guideline, no? On about how a shot should be composed, no? So, this is called the rule of thirds. Okay? This also applies to ang PowerPoint slides, no? So, sa PowerPoint slides na to, gitawag na to na sila o PowerPoints. Okay? So, for example, kining a slide. Okay? So, example na ko si Bea, kay si Bea magod ang sige-appear sa kuang kuan page. Rule of thirds. So, create more balanced and interesting slides. Sa inyong tanaw, nindot na ba ang slides? Kaning slide? Or, pwede pa na ito ma-improve ng slide? Yes, sir. Pwede ma-improve, sir. Pwede pa, no? So let's see how we can improve it. Kaning slide, no? So, sa inyong kaning, sa tawag ni slide ninyo, pwede mo i-on ninyo ang inyong guide para makakreate mo o kaning rule of thirds. Tulo ka columns sa vertical columns and tulo ka horizontal na rows. No? So, yung nana. So, the rule of thirds basically divides sa imuhang canvas or sa slide into three horizontal rows and three vertical columns. Kung asa nag-intersect ang lines, kaning four points, kaning this one, 1, 2, 3, 4, maone ang inyuhang mga PowerPoints, no? Muna gitawag na to og mga PowerPoints kung asa siya nag-intersect. So, the rule says nga ang key elements daw sa to ang slide should be placed around these PowerPoints or around the lines. So, for example, kani ato ang example karon, if we want to improve this, atong ibutang ang picture niya ngayon ani. So, ang ihang ulo na sa PowerPoint, no? So, naka-align siya sa atuang PowerPoints. Ang atuwa pong title is naa sa atuang inline sa atuang kaning line. And then, nasa center sa atuang PowerPoint. And then, ang iyahang text, no? So, ingon na. So, if ingon na itong buhaton, i-compare na ito sa atuang katong previous nga slide. So, ingon na siya. So, asa may mas appealing? Kaning first nga slide or kaning second nga slide? Second slide, sir. Second slide. No, mas indot na. Okay. Indot siya pagkabutang sa imuhang mga text, no? So, katong example na to ganina, katong si Apple, di ba, nani ihang ginahimo. Kana bang ginabutang niya ang product niya nga mustand out good siya, no? So, inana. So, when making a slide, do like this, no? So that dali lang man siya i-improve ang inyong slides. So, si Microsoft Word nga PowerPoint, napod na siya yung mga pareha atong gihimo na to sa visualization na to, bitaw. Kung imong gamiton is mga pictures or images, pag-click nimo og design ideas, iya pod nang i-arrange imong pictures bisag wala pa na nimo gipang-craft, siya na ang mag-arrange po kunya dito, no? Just explore the PowerPoint present PowerPoint sa to ang Office 365. Okay, sige. Okay, doon na ba mo nakuha sa ato ang presentation? The next one is Dona sir. I'd like to show you or i-demo na ako sa inyo ha kung saan na to pag create og mga slides. Katabi tong ato ang gibutang sa katong promotional video. Ito akong gibutang dito. Actually, sa PowerPoint ko naman to gihimo, ibutang na din ako og sounds and then kato na dayon. Kato na dayon nag-play sa video, no? So, mura na siya og kanabang integrated ng atong PowerPoint because you can record a video, you can save a video, no? So inana ang inana ang improvement sa Microsoft Office nga mga products karon, no? Sige. So before we proceed to that, feedback time lang muna tayo so that para ma-improve po nato atong presentation by the next sessions. Please feedback sa https bit.ly/icts session 1. Ako lang i-type sa
screen, asa to ang chat box. Wait lang. So that you can tawag ini maka improve po ang mga presentations. Because for the succeeding mga kuha na to, ay di ko ka-type. Sa succeeding na to ng mga tawag ini presentations, we will invite more teachers no nga mag-present sa inyo ha, so that ma-share po nila ilahang ideas kung nasa lang mga ideas na ginagamit sa classrooms no. So we are scouting for mga teachers nga maghatag og ideas so that ang ato ang classroom mga session is ato na siyang i-setawag na ato na siyang ipagawas every week no. So kung mahimo gani three times a week no, so that mas daghan ang sharing sa tuang mga teachers. Okay, so giunhan lang namo ni siya karon so that makita ninyo ang kanang beauty or kanang importance sa tuang Office 365 ng accounts. Okay, sige. So I have here techniques to apply to your slides. Atong mga techniques na to nga i-apply sa slides. Let me just show you. Okay, makita ba ba akong screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, okay, as an example, let's try to check this slide. I have here PowerPoint techniques to apply to your slides. So, for example, if I add bullets here, bullet points here. So I'll just go to insert, click text box, click. For example, I will type here my bullet points, no more bullet points, effortless animation, and enhance more. For example, I have this text. Of course, kung yung may click ang design ideas, there are ideas nga i-suggest sa imuhang AI sa Office 365. Okay? But you can choose here kung sa mga ideas imong gusto, but you can also customize your presentation. For example, let me just select this one. I will go to home. And then, under the paragraph tab, I'll choose a layout here for my smart art. Okay, so for example, I'll choose among from the list, for example. So, mangita ko dari og ako ang gustong idea nga i-present dito sa ako ang koan. Kaning, bullets, no? Sa akong presentation slide. So, for example, I'll choose this one. I'll click OK. Then, ako lang siyang i-koan, i-sitaw gana, padakaan ang text at saka bullet points. And then, from here, ang imuhang text, iyahang i-create o iyahang i-convert into an object, no? So, inside the object, you can click the object. Ato asyang bungkagon so that or i-ungroup na to siya so that mas easy sa tuwa or ma-control na to ang mga tawag ini mga shapes. For example, na-ungroup na siya, I can choose a color for my shape. Let's say I'll choose this one. The same po sa uban ako nga mga shapes. And then this one also, I will just select this all and shape outline. Pareharan ako sa context. Okay. So from here, you can also add or insert a text box. For example, I'll name this as one. I'll choose a bigger font. For example, ngita ko dere o dako-dako nga font. Example, this one. And then, i-increase na ko ang size sa iyahang text.
I'll format the font color. Just copy this one, paste it to the other shapes. For example, this one is 2, and then paste another one here. I'll just name this as 3. So for example, if na imo nang na format tanan imong object, you can regroup, no? So kung i-regroup nimo siya, i-select lang nimo ang object, ang imong sa tawag gani text, imong shape na circle, imong shape na rectangle, and then right click and then click group, or you can select nimo sila, sulod nimo sila sa ilang square as rectangle, and then just press control G para mas dali lang, control G, and now your text na-regroup na nimo siya, dili siya isa ka object but different na siya nga mga groups of objects. Okay, so now what you are going to do is to duplicate this slide, for example, and then sa ako ang kaning si tawag ana, ako ang first slide, ako lang siyang taguan ang kaning mga objects. For example, kay first slide man ako, gusto nako nga ipatunga ni siya, this one. Okay, so once you do that, let us try to see kung unsay mahitabo sa iyahang ang kaning transition. So kung atong i-slideshow, 3 PowerPoint techniques to apply your slides, and then ana lang, simple lang siya, di ba? So from first page, first slide to the next slide, wala kayo siya'y animation. But if you apply, select this slides, if you apply morph here, then what will happen is that ang object nimo from the first slide to the second slide, ang AI na ang mag fill sa gap. Kung asa gikan ang imuhang object from the first slide, pangitao na niya og i-fill niya ang gap between sa location sa imong first object, sa imong object sa first slide padulong dito sa second slide. Mo nang smooth ang iyahang transition. Now for example, let us click slideshow here. Okay? So when we press enter or next, ingon ani na ang imuhang presentation. So smooth ang presentation. Naa siya sa kilid nagikan ang katong murag semicircle because dito man ta siya gibutang. And then sa ubos nagikan ang kaning atong mga bullet points because naman siya sa ubos na ta gibutang. If halimbawa naa ka ingon ani, and then let me just add another duplicate here. For example, nahuman na ka ani, and then gusto nimo nga ang i-present na is ang next na nimo nga bullet. So all you need to do is taguan lang nimo siya. For example, dere. Or dito ba sa taas, ikaw ang magpunto, asa nimo siya taguan. For example, ingon ana, kani siya imo pakilid or dere. And then ang kani, pwede nimo siya ibilin diha, ay mag-discuss ka sa imong third na discussion, which is the enhanced morph. Okay? So for example, ingon ana, naka-morph na siya because gi-copy lang or gi-duplicate lang muna to ang slide. So na-inherit niya ang transition nga morph. Now, let us take a look kung unsay dagway niya. Sa first slide, tapos second slide, and then ang third slide. So di ba? Easy ra kaayo ang iyahang transition. So kung ikaw wala kay panahon nga maghimo-himo or mag-animate sa imong mga presentation, you can use this technique to apply to your slides. Okay? Sige. The next one is kaning enhanced morph. Ano sabi ning enhanced morph? For example, I have here objects. Sa ako ang kani, sa akong slide 4. For example, I will copy this one. Butang na ko dere. So from here, mo ni siya ang daan nga logo sa PowerPoint. And then naibag-ong logo sa PowerPoint. For example, ako siyang slideshow ang from slide 3 to slide 4. So from 3, nga nani ang dagway padulong sa slide 4. So
So, wala kayo siya animation because wala pa mata nagbutang og transition sa ato ang mga slides. Now, karon, if we put transition here nga morph, click lang na to ang morph, what will happen now? So, click na to ang slideshow and then morph. Wala kayo siya kanang, although iyang transition is smooth na, pero dili na, kanang dili siya pareha nga object manggod ang atong gigamit mo nang dili kayo nato ma-feel ang presence sa ato ang pag-morph, no? So but if pareha siya nga object, so for example ilisa nato ning object kaning bag-ong logo, ilisa nato atong daan, atong i-paste dere para kuo nato kani siya. Okay? And then let's do the slideshow again for slides 3 and 4. So pag slideshow ni mo ana, pag transition niya sa slide 3 to slide 4, ingon ani na siya ang dagway. Oh, di ba? So ang AI na or ang Microsoft PowerPoint na ang nag-fill sa gap, no? Nga mura siya og ni-grow ang imuhang kuan kining object. Pero wala good kay iya raman ang gi imo raman tong dako raman ang imong gibutang sa next. Okay, so ma-feel nimo nga naay morph transition sa imong slides. Now nganong wala man tong object ganina, katong atong gihimo ganina is bag-o man to siya nga object, dili siya mo morph sa object kay dili man sila parehas, dili niya ma-feel ang object sa previous slide padulong sa next slide. So atong himuon, pwede gihapon nato siya i-force nato nga mo morph siya, ma-activate ang morph. So atong himuon is we will go to the home tab, find the select, and then click the selection pane. Tanaw nato unsay object name aning daan nga logo, that is picture 18. We'll just change this to icon, for example. But before sa word na icon, atong ibutang ang exclamation and then ang word nga icon. Now, for example kana. And then I'll just copy that one. Pangitaw na ko ang name aning bag-o nato nga kuan object, bag-o nga logo sa PowerPoint, and then i-name pud nako siya as exclamation icon. Dapat pareha siya og name and it has exclamation at the beginning of the text so that ma-force nato ang iyahang pag-morph. Now, let's take a look at sa slideshow. From slide 3 padulong sa slide 4. O, di ba? O, wapo na ang iyahang si tawag ini kanang transition, no? So siya na ang bahala ana pag ma-activate lang nimo ang morph. Okay. So that's the 3 PowerPoint techniques, no? Nga pwede ninyo i-apply sa inyong slides. Okay? So Nana. For example, butangan ako diri sa last, duplicate lang ang slide, and then ibutang ako diri sa last. And then from here sa imuhang previous slide kani ibutang ni mo balik ang katong asa dapit gikan. So kopyahon lang nako ning ako ang kining mga object from here. Okay? So copy tan ako dere. Bahalag taguan lang nako ang kanina mga objects para pag-morph niya, siya na ang bahala dito sa kaning kuan kining pag transition, no? So kanipod kining isa ka object kung taguan utang dira, for example kana from here there and here akong i butang sa last is this one para motapok siya kuno hidere. So kung ato siyang i-present from there sa ibabaw padulong na diri sa last slide, ingon ani na iyang gagway. 3 PowerPoint techniques to apply to your slides.
slide 1, this is slide 2, this is slide 3, slide 4, and then the slide 5. Diba? Nice na ang imuhang presentation. Okay? So I hope nakuha ninyo ang technique on how to apply PowerPoint techniques to your slides. Okay. Okay. Next example, for example, I have here a picture of a meeting in the district office. Kani siya example sa Trento 2 district, okay? For example, I have here a picture sa to ang supervisor and then sa iyang mga teachers. And then there are also modules. For example, if you'll make a story out of this, example, nagpa-meeting si ma'am supervisor sa iyang mga teachers regarding sa pag-distribute sa to ang mga modules. Okay? So, if you present this one, pwede na to gamiton dayon ang ato ang katong morph, no? Katong atong transition nga morph. All we need to do is to duplicate this slide, kaning sa first slide, duplicate na to, and then we will use the technique katong zoom in nga technique. So, ang tawag ani nila kaning nasa imong left pane is thumbnails, and then sa ubos sa imong PowerPoint na address slider for zoom, no? So, zoom sa imong slide. So, for example, para makita na akong slide, and then akong i-move ako ang thumbnails para makita na ko kung unsay naa sa ako ang slide. So, this is your picture, and this is your slide. So, sa imong picture, sa imong slide, kana, pwede nimo i-zoom in ang imong picture. Okay? So, for example, akong i-zoom, akong padak-an ako ang picture para ang makita na ako diha sa ako ang slide na walang ang thumbnail ni mo. Okay? Sa imong thumbnail, makita man ni mo kung kinsa ang naadinha sa imong slide. So, for example, kana, atakan ako gamay, makita si ma'am. Okay, for example, kana. Sa tanaw sa imong thumbnail, sa second imong slide, makita na si ma'am lang ang makita, si ma'am supervisor. Gamayin ako gamay para zoom in the eye. Dapat. Okay, para makita siya. Okay, for example, yung anana. Okay, so. Okay, so I'm happy with that. Ako lang siya i-duplicate na po ng slide. And then, next na ko nga ipakita sa akong slide is kaning mga maestra. So, I'll just zoom out here para masulod ang mga maestra sa slide. So, for example, that one. Okay, and then, I'll just duplicate this slide. And then, this time, akong gusto nga makita is ang mga modules. So, for example, yung nana. Little bit. Alright. So, I think... Okay. Gamay lang. Okay, that one. I think happy na ko, ana. Okay. So, pag ato siyang i-kuan, slideshow, let's have a peek sa slideshow, ingon ana yung dagway. So, sa meeting, na inyohang supervisor, na yung mga teacher nga naminaw, regarding sa distribution sa inyohang modules. Okay? So, ingon ana. But, what if ato siyang i-apply ang morph. So, let's select the second to the last one, the last slide, toka sa transition, and click apply morph. So, from here, let's take a look at this slideshow na kay picture sa meeting sa inyong district, na inyong supervisor, nag-instruct, no? Nag-instruct on how to
kanang deliver di Mudios mga maestra nga mga makugihon para ma-distribute og sakto ang atong mga modules. Okay? So to make it even koan pagyud kana smooth, pwede na to, it's always a best practice nga ang imong first slide duplicate nimo and then ibutang nimo sa end sa imong slide. And then you apply morph. So ingon ani na siya ang dagway sa atong morph. Sa meeting sa district nga trend to 2, nag-meeting ang ato ang district supervisor si Madam Ami, who always try for excellence sa iyang mga makugihon nga mga teacher sa Trento Central School bahin sa pag-distribute aning mga modules, no? So ingon ani sila sa Trento District 2. O di ba? Nice ang imong ang presentation nimo. Nice ang pagka-capture or pagka-present nimo sa imong PowerPoint, no? So, I hope nakuha ninyo ang second example. Okay, next example. We will now be introducing our team. No? For example, atong introduce atong team sa ato ang audience. So, I have here a picture of the regional, the Caraga, the IT officers of Caraga region. So, for example, we will use the technique nga morph at saka we will be introducing to you the crop to circle or crop to shapes. Okay. So for example, one way of introducing this is to just say nga kanang naa sa left, ikatulo gikan sa left or ikaupat gikan sa right or kanang nagtindog, di ba na mag-introduce. But we can enhance our presentation by using our morph techniques and then applyan pud nato og some cropping, no? So to start, ato ang i-select ang ato ang picture, this one. So isa ra siya ka picture na asa slide. All we have to do is to duplicate the picture, copy and then paste the picture. Okay, so i-paste lang nimo by pressing Ctrl V. So, kung inyong makita, duha na siya ka-picture. Ang picture, isa nasa ilalom, isa nasa ibabaw. Kanina sa ilalom, ato asyang i-format. Turo na to ang color. For example, this one. I-gray na ko ang iyahang color. And then sa ibabaw, imo lang siyang i-overlay. Ang isa ka-picture. So, ang isa on top. So, sa itong technique kanina, we can duplicate this slide. And then, we will select all the pictures by making a rectangle or square over them. And then, pwede na nato siya i-drag nga padako or pagamay. Depende sa imo, asa. Example, this one. Ako siyang i-butang sa this one nga masulod siya. That one. For example, that one. Okay? So, sulod ba ang tanang takuan pa na ko gamay? And then, that one. So, for example, ako siyang i-present sa inyo. I-introduce na ko ang team. All I need to do is to click outside from it para na ma-deselect ang atong mga pictures. And then, add to ko sa, i-click na ko ang top picture. Click na ko ang picture format. Select na ko ang crop. Kaning crop. And then, crop to shape. Let's say, select na ko ang kaning shape. And then, click outside. Click on the picture. And then, click crop. Para magawas ang mga crop handles. Please be careful in moving this koan, kaning crop shape. Because kung lahi imong mapindot or ma-select, lahi po diyahang i-drag nga mudagan, no? So always make sure nga imuhang gi-select or imuhang gi-drag or imuhang gi kanang manipulate is ang circle nga imuhang gi-himo. Okay? So for example, kini, I like to show the regional ITO.
So, for example, ingon ana, I'm happy with the shape. Tapos, butangan ako siya o insertan ako og text. For example, na text dere. Regional IT officer Raga region. So, example. Example lang ha. Atong i-format ang ato ang text. This one. Ako lang siya i-bold. Example, ana. So, just to adjust this one. Mo ni si regional IT officer. Now, if you will introduce another team member sa kaniyang slide, all you need to do is to duplicate this slide, duplicate na to, and then i-move lang na to, ato ang crop na this one, crop circle, crop shape. So be careful in moving. So for example, akong introduce ang this one. So ako siyang i-kuan ang shape. Ipagamyan para masulod lang sa kaning kuan. Kining imuhang crop circle is kanilang siya. For example, kana. And then, ang shape pod nimo, ang text pod nimo, pwede nimo siya ibalhin ng text. And then, kani siya, for example, si regional programmer. Kana. And then, I'll duplicate again. Namili pa ko og, sige, isa na lang. Balik ka sa picture format. Ito ka sa crop. Example, this one. Itong i-kuan. That one. Then, ito iyahang text. Example, vision IT officer Yugan City ng president namo president's association. Okay, example president IT officers IPO association. Example, yun na. So when you present that, i-apply lang gapon nato ang morph para guwapo ang transition. Sa so, kabalo naman ta nga, ang best practice nato, let us see, wala siya nasulod di ay sa ato ang slide. So ato ang himuon is atong i-select ang tibok nato nga pictures niya atong i-move siya para masulod ang kato-ato ang tao nga gusto i-introduce that one. So make sure nga na makita man ninyo dire sa inyong thumbnails. Okay. So as I've said, it's always a good practice nga ibutang ninyo kung unsa ang iyahang kaneng nasa first slide, butang nyo sa last slide para mo zoom out siya sa iyahang kining picture. Okay. So if we apply morph here, transition morph. Okay. So kung ato siyang i-present, muna ni siya. Muna ang Caraga Regional Caraga Group of IT Officers. Muna amo ang Regional IT Officer Caraga Region. Amo ang Regional Programmer at mo ang president sa ITO Association, Division IT Officer sa Bayugan City. So, maumni kami sa regional IT officers. Di ba? Mas easier nga masabtan o ma-point out sa imuhang audience kung kinsa ang imong gi-refer sa imuhang pag-describe, sa imuhang description sa pag-introduce nimo sa maong team members nimo sa kana nga picture. Okay? So, I hope nga nakuha ni siya nga feature. Kung wala, you can rewind this kaning exercise para mabalik-balik ninyo kung giyon sa nato pag himo ang maong animation. Okay? Okay.
The next example will be how to make a curtains, no? So, kaning curtains, magamit nato niya sa mga special occasions, no? Just like sa inyohang what you call this, graduation. Sa mga graduation, uso kayo ni siya nga ginagamit ang curtains, no? So, isa ni siya ka feature sa transition sa Office 365 nga Microsoft PowerPoint. For example, this one, if I have a kuan kanang picture and then I'll apply transition here, ang transition nga kong pilion is curtains, yun ang iyang dagway, no? So, pag imo siyang i-view, slideshow, itom ang kurtina niya. Nganong itom man yung kurtina? Because wala man kay slide previous ani nga slide. But if ato siyang i-move, mag-insert tag another nga slide, ato siyang ipaibabaw sa imuhang katong picture, and then pag i-apply na nato tong slideshow, inani pod ang dagway sa imuhang presentation. Kaya lang, ang imong kortina, white ang imong kortina. Meaning to say, mag-agad ang imuhang curtains nga color sa imuhang first or slide before that tawag ini, that slide nga imong ibutangan og transition nga curtains. So sa previous slide, dapat kato ang imuhang i-format. Dito ka magbutang og color sa imuhang kortina. Or pwede po ka magbutang og picture sa kortina para mas nindot ang effect. So for example, ako naka-download naman ko, or you can download diri sa insert and then picture from this device, tak image or online nga pictures. Pwede ka mag-online pictures. Kung nakay internet ka kusog-kusog, oh, pwede nyo mong i-select diri curtains. Para mangita siya o mga curtains. O, nara. For example, ka na. O. So, siya, ikaw ang magpili kung sa'yo mong pilion. But ako, kay gidownload man ako daan akong curtains, katarang akong gamiton nga picture. So, this device, curtains. Okay? So, sa akong ginun ganina, sa itong gidiscuss, pwede ka makakuan o ideas dere, design ideas. Hindi na ka mag-crap-crap or mag-move-move. So, nana kay ready to ready to click lang ang mga ideas sa kilid. So for example, this one. Kaya ang ako ang kortina diri sa first slide is kanimang color niya red. So pag slideshow na ko ani niya, katupod ang kortina nga na dito sa first slide yang ipakita, di ba? So pag click na kog next, iyar tong ablihon ang kortina. So sayon ra kaayo kani nga transition. Okay. Para pagid mas tindot, you can also add i-add nimo imong logo dere. For example, mag-add kog logo. Diri na ko i-add ang logo sa kani nga kortina, insert lang, insert. And then add ka og picture from this device. Butan na kong seal sa tunga sa kuan, kortina. So when I press the slideshow, so yun ani na uyang dagway. Mura na kag na kortina, yun na dahi muhang silyo, pag abli ni mo, yara po ng tungaon. So, mauni ang karaga ng mga IT officers. Oh, simple lang siya. Simple but elegant, no? Pagkadating, no? Open, guwapo ni sa mga kuan ka ng graduation program, ana, no? So I hope magamit po ninyo ni siyang idea or technique. Okay, next example is how to remove background, no? So saan na to pag remove background sa to ang object? So usually pag natay picture, there are times nga gusto na tukwaan siya og background. So sometimes, itong ginahimo is magtutaog Photoshop to just remove the background.
karon sa Office 365 nga account, especially diri sa PowerPoint, you can do that, no? Mahimo na nimo ang pag-remove og background by selecting the picture and go to picture format, go to remove background. So kaning mga naka-color nga pink mao ni ang mga areas nga iyahang i-remove. Makita man niyo diri pod sa inyong thumbnails kung unsa ang mga mabilin lang nga mga kaning picture, no? So for example, kay na-appeal man ang arm aning nga kamot, gusto na ako nga i-keep ni nga picture. So all I need to do is to mark, click the mark areas to keep. Ako lang siyang i-mark. And then the other po, ako po siyang i-mark nga gusto na ako i-keep. Here, na upper na bilin. And then here. Okay. So, tanang area gusto na ako mabilin, wala siya color. So when I press keep changes, nara, ang imuhang picture. So you can manipulate na dayon sa imuhang picture. Pwede na rin mo i-manage or i-control mo ang picture through your animation. Kaya wala naman siya background. But of course, dilikit siya pareha sa Photoshop nga smooth ang iyang pagka remove sa background, no? So na yung mga areas diri sa imuhang kuan na pero okay na ni siya as to the PowerPoint presentation. Okay? So nana lang kasimple karon sa Office 365. Okay? Sige. I hope nga this is very useful sa inyo, ha. And for the last example, I have here slides of shapes and text, no? So kung gusto na ko na siya i-present, mas tindot ni siya i-present nga ingon ani sa isa, di ba? So kani nga timeline, this one, this one, this one, this one. Kung ako ni siyang i slideshow, ingon ani ang dating niya. So working hard to get everything rolling, we realize that we were okay, di ba? Ingon siya. Wala pa na siya transition. What if atong i-apply ang morph? So all we need to do is just select these slides. And then, ato siyang i-apply ang morph. So, let's take a look at it one more time sa slideshow. So, this is our first slide, our second slide, our third slide, fourth, fifth, and sixth, no? So, nganong nag-move man ang ato ang line? Actually, wala na nag-move ang line. Because unsa ganitong morph, kung asa gikan ang object, pagka previous nga slide, iya siyang i-fill out dayon ang gap, no? Kung asa ang next location sa iyahang kining object. So mura siya og nag-move ang object. But actually, morph ra ang nagadala ana og kuan, palihok sa imong object. Okay. So ang ato pong object is wala kayoy naga-lihok atong text. So pwede nato siya i-animate po atong text by selecting these slides, go to the options effect and then click characters. Okay. So let's try one more sa ato ang slideshow. So natay this one, the first slide and then the second. Working hard to get everything rolling. Okay, so ang inyong text, nana shy effect, no? So, inana lang kadali sa ato ang Office 365. So, what about, sir, ang kaning mga object? Pwede ba nato siya ma-morph ang mga object? Okay, pwede gihapon. Sa atong example, katong previous na itong example, para mo-work out ang morph ani, ato lang siyang pangitaon ang iyahang name. Kadili man sila parehag object, tanawa ang shape niya sa second, third, fourth, or fifth. Dili siya parehag object. So, ato ang himuon is i-name na to ang iyahang object. So, ato ta sa home, i-click na to ang select and then selection pane, pangitaon na to sa pangalan aning object. Ang pangalan aning object is graphic 39. So, for example, ako lang siyang pangalanan o
exclamation, exclamation. Sana siya? Icons. For example, icons lang kayo buta. And then, kopyahan lang ako na siya. Sa next slide, pangitaon na po na ako itong next na icon. And then, ako siyang i-rename para pareha sila og name. Sa third one, do the same. Until sa fourth and fifth. Dapat pareha sila og name. Exclamation, exclamation. Sa ito, exclamation, exclamation, icons. Okay. So, when we try to make a slideshow ani, kaninga presentation nato, ingin ay na iyahang datin. Working hard to get everything rolling. Okay? We realize that we should be doing, but we were wrong. We watch lots of videos and then we succeeded. Okay? So, I hope nga nakatabang ato ang kaning tutorial on how to somehow make presentation sa ato ang Office 365. So, I hope nga magamit ninyo ang ato ang mga accounts sa Office 365 nga gi-subscribe sa Department of Education so that both ang teacher o students parehas mo og kaning productivity tool nga office productivity tools, no? Kay daghan kaayo mga kabag-uhan o daghan kaayo mga innovations gihimo ang Microsoft with regards to the productivity tools, no? Di na gyud siya pareha sa una ang atoang tools. So I think every year man pud na siya nag-develop ang atoang mga kaning productivity tools, no, sa Microsoft. So I hope you got it, and I hope na amoy nakat-unan sa atoang kaning session today. I hope you'll find it useful sa inyong pagtudlo o sa kamo mga bata sa pag-eskwela, and I hope nga somewhat nakadugang ni o knowledge sa inyong kaning mga presentations. Okay? So, salamat sa pagtambong and maayong buntay sa inyong tanan. Sir Nain? Yes po. Asa tong sir, morph kuha, sir? Dito ba to sa design ideas? Ang unsa man, ma'am? Katong morph, dito ba to siya makuha sa design ideas? Ah, ang morph, ma'am, sa transition po. Ah, ato okay, sir. Thank you. Slide, example, sa slide. Ato ka sa home tab man na siya. Ato ka sa transition. And then you have here, yung transition ni mo is morph. Guwapo ning morph. Ah, okay, sir. Mag-present bitaw mo ka ng planets. Diba? Object ang planets. Kaya ka ng planets. Kay, ka ng, siya tawag ka na, sphere. So, pwede ninyo i-align ang mga planets and then taguan ninyo, paggawas lang ninyo ang gusto ninyo nga magawas for the next slide para ma-animate siya. Nindot ni siya kining inyong morph. But, kay usahay man good, kining animation man good niya, pin, medyo hago siya, no? So, para sa ato nga mga teachers, nadaghan po tagimuon na dili la kaya ato ang PowerPoint presentation. So, this will save time kaning ato ang transitions. Okay? Sige. Okay, sir. Pwede mga yuog ano ani sir, soft copy. Ah, sige po, ma'am. Akong asama na ko siya ilabay, ha. Okay. Sige. Google pwede Drive pa na lang, sir. Google Drive. Pwede lang mag ay ako sa Messenger na lang, sir. Mag-PM mo lang ko. Ha, sige, ma'am. Or sa Facebook na lang. Sige, PM ko o sa Facebook na lang na ako i-post para makita sa tanan, ma-download po nila. Pati yes, ang kanilang recording ko rin. Sir Neil, pwede mamunta na, sir? Yes po, ma'am. Sige po, sir, ma'am. Sir, bitang kuan, apply the rule of third. Na siya pinduton, sir, kaya para makita na mo ning na yung mga asa dapit nga points. Ah, ma'am.
diri ka sa kuan ma'am, ang imong himuon ani ma'am is diri ka sa di ba sa imong makita ninyo akong screen. Yes, sir. Yes. May apply the rules of sa inyong slide, ma'am, na kay view, kaning view. And then na ay i-click niyo diha ma'am ang guides or grid lines, na yung mga grids din mo makita din ha. And then you can mark kung asa dapat yung 3x3 na kuan. 3 horizontal rows of 3 vertical na columns. Ako sir, kaning na i-guide, sir. Ah, ma. Saka mo ang magpunto kung asa dapat niya. Oo. Okay, thank you, sir. So, yun sa din, inanima na mo siya para makita na mo ang ang kinatibukan sa slides. Alright? Sige. Ado na pa ba yung mga clarification? Okay. Kung wala na, ikaw kayo salamat sa pag-attend. See you on the next session. Thank you.